Alamin naman natin ang na-update kugnay sa nawawalang Cessna plane sa Isabela. Makakasama natin si Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolonio. Magandang araw po, sir. Yes, good morning po, Sir Angel. Pwede nyo ba muna kaming bigyan ng detalye sa pagkawala po ng aircraft na Cessna 206 at sino-sino ang sakay at saan ba dapat na destinasyon ang naturang nawawalang eroplano? Well, actually po, nangyari ito noong January 24. No? Ang biyahe po nitong nasabing airline is Kawayan Airport hanggang Makunakon Airport. Nagsimula po yung take-off niya ng around 2:15, but 4 minutes after, mga 2:19, nawala na yung radio contact sa tower. But anyways, yung kanya naman pong expected arrival sa Makunakon is around 2:45, 30 minutes lang po ito. No? But hindi rin po dumating doon sa final destination, so nagkaroon kami ng tinatawag na communication alert. Sinubukan nating ma-reach yung ibang airport dyan sa vicinity, but negative ang result. So after 1 hour po, nag-declare na kami ng search and rescue. Unfortunately, ang naging problema po, medyo masama yung panahon kaya hindi makalipad yung ating mga air assets. Opo. Kailan huling na-contact ang piloto ng Cessna plane at saan huling natukoy ang lokasyon ng aeroplano bago mawala ng contact? 2:19 po, malapit po sa area na Nagilian Bridge sa Isabela, doon po yung huling communication. Okay. So ano po ang kondisyon ng eroplano at kondisyon din ng panahon bago ito lumipad? Well, actually po, bago naman sila makalipad, ang mga airline carrier, bago po makalipad, papile po ng flight plan yan. At sigurado naman po, verifikado yun, na updated yung kanilang mga lisensya, especially yung mga pilot. Ano? Yun po ang sistema dito sa CAAP na talagang very stringent yung aming rules para yalaw ang isang aircraft to fly. Okay, so ano po yung update sa sinasagawang search and rescue operation? Ito ba'y nagpapatuloy pa rin? Well, tuloy-tuloy po ito. No? Kahapon po, nahinto ito ng 2 o'clock because of what weather. No? So yung Philippine Air Force Tactical Operation Group 2, inihinto muna yung search and rescue operations. But early this morning, nag-start po sila but mayroon po malakas na hangin near the area. No? Easterlies po kasi doon ngayon, kaya medyo nag-intay lang po na humupa yung malakas na hangin, although yung weather maganda naman. Paano nakikipagtulungan ang otoridad at lokal na pamahalaan sa search and rescue operation? Well, noong pong Martes, nagkaroon ng coordination ng DRMMC ng Kawayan, Philippine Air Force, at saka yung aming airport management dyan sa Kawayan Airport po. Okay, so kumusta ang pakikipag-ugnay ninyo sa mga pamilya ng pasahero ng Cessna plane? Well, actually, nabigyan ho namin ng notice but usually pag ganitong sitwasyon, nauuna ho dapat na makipag-usap yung may-ari ng aeroplano, no? Dahil sila ho ang responsible dyan sa mga tao na yan, sa napasahero nila. Okay, mensahe na lang, sir, sa pamilya na sakay ng nawawalang aircraft at opo, go ahead po, pati na rin sa pangkalahatan. Well, rest assured po, yung ating mga aeroplano lumilipad dito sa Philippine airspace, dumadaan po yan talaga sa masusing inspection, ano, at may permit po yan. Doon naman po sa pamilya, nung mga nawawalang pasahero, sana maanuwaan nyo na rin na gusto rin naming makita immediately but yung weather po ang nagiging factor. Ano? But hindi ko matitigil na hanapin ito as long as yung weather permits. Maraming salamat, CAAP spokesperson Eric Apolonio. At patuloy po kaming makikibalita po sa inyo kaugnay sa balitang ito.